yung mga kasama sa mga ka-industry natin dyan sa Sounds and Lights business at sa mga baguhan din. Isang magandang araw sa inyo. Siguro narinig nyo na yung pinag-usapan ngayon tungkol sa pailaw para sa dahil sa COVID-19. Mayroon tayong mayroon isang grupo na nakaisip ng isang maganda nationwide na pailaw na mga BIM magamit. So itong BIM na to, naisip ko gagamitin siya para mas maganda siguro linisin. Although bago pa naman siya, kaya lang wala namang ginagawa, buksan na rin, at least makikita na yung loob, makikita ko yung loob. Eh, may sishare ko sa inyo kung ano yung itsura. Yung mga hindi pa nakapagbukas, so at least may idea tayo kung sakaling sigurong magloko. Diba? So, ito na. Bubuksan ko na. Okay? Ayan. Bubuksan ko na. Hindi ko na pinakita kasi medyo matagal din siya kasi ngayon ko siya bubuksan, so inaral ko pa. Kailangan dahan-dahan din kasi baka masira natin. Ito yung cover na tanggal ko sa kanya. Yung kabila, nakakabit pa eh. Ayan. Ayan. Kita naman natin siya. Isang cover lang muna tinanggal ko. Actually, madali lang siya tanggalin eh. Yan, kita nyo. Tatlong screw, kabilaan. At saka sa ibabaw, meron siyang dalawa. Yun lang. Yun lang tanggalin, tapos magkataklob lang siya. Hihilayan nyo lang to para mahiwalay siya. Okay, so siguro tingnan natin, close up ko na. Okay, tingnan natin ang mekanisim niya kung paano siya gumagana at ibang pyesa na rin para sa mga marurunong dyan. Makita nyo ako, walang alam sa mga pyesa eh. Marurunong tayo gumamit, pero at least magkanta na idea man lang. Okay, close up ko na siya. Ayan, bukas na siya. Pasok na natin. Taas muna tayo. Ayan, ang kanyang top lens. Curve siya, curve. Tingnan ko, curve siya. Kapal siya. Size nito siguro mga 6 inches more or less. 6 inches. Tapos sa baba niya, may sa falling lens. Curved din siya. Ang size naman niya, mga 4 inches. More or less lang, hindi sigurado. Tantya lang natin. Ah, okay. So, yun pala yung gear niya. Ayan. Gear nitong lens na to. Ayan. Dalawa siya, gear niya. Para sa zoom. Sa zoom niya. So, up and down yan for zoom. Yung paling ganyan gear. Yan ang motor, tigisa sila para doon sa zoom natin. Yan, tigisa. Ito naman tayo sa mga gears. Okay, rubber, heavy duty naman yan.
heat resistant. Kapal siya, bilog lang. Bilog lang siya. Dito muna tayo. Oops, ano to? Ano ka? Ito, tingin ko mukhang ito yung sa wash. Ito yung papalo pag wash siya. Tapos meron sa mga colored glasses. Colored glasses. Ang gitna niya para siyang prism eh. Parang prism kasi ang cut niya para siyang diamond. Marami siyang sides. Para siyang diamond. Pero dalawa siya. Mayroon pa yung saroon sa loob. Yun na dun. Ganoon din lang klase niya. Para siyang diamond. Diamond cut. Diamond cut. Siya na curve type 10. Parang ganyan. Pero may siyang design. Para sa mga diamond cut. Para siyang prism. Yan. Medyo kumukomplikado na ako paano naglalaro itong mga to. Bahala na si Batman. Sa baba naman niya, yung mga motor. Motor niya. Sa baba nito, ayun. Okay. So, ito, colored glass. Colored glass siya. Pero sa taas, may siyang colored glass. Dito, colored glass din siya na marami naman. Ang katabi niya ang gobo. Ayan. Nakita niyo yung design. Gobo siya. Meron din siyang colored glass. Kaya ko yan yung mga design din yan eh. Star. Mga ganon. Built-in design na yan. Na may kulay na. Tapos pababa. May pan din siya. Ah! Exhaust to kasi nandiyan yung ating valve. Ayun, asan siya? Ayun yung valve, yung valve na 260. Ayun ang kanyang terminal ng lamp o valve natin. Tapos may isang malaking pan na mga 3.5 to 4 inches kabila niyan. Isang buga, isang higop. Yung trabaho na kabilaan. Ayan, kanyang mga pan para sa lamp o bulb. Tapos purpose kasi sa gobo yung colored glass papunta pa dito sa taas. So prism natin, another lens na hindi mo alam bakit dalawa yung prism niya. May colored glass din ito for sure sa wash to, wash effect. Bago siya pumunta sa lens ng nagsusum. Then, labas siya sa final lens. Ayan. Gear. Para sa zoom. Up, down. Ayan po siya.
Bington 60 po to. Hindi ko nasasabihin yung brand kasi para sa akin parang pare-pares naman sila eh. Isa itsura, pero baby brand siguro kung mapapansin nyo rin. Kahit sa Beam 230, ganun din isa itsura. Nag-iba kulay o tatak, pero itsura niya isa lang. Pero itong in-open po natin ngayon, Beam 260. Ayan po siya. Mas mahaba ito kaysa sa Beam 230. Kasi nga ba ito ng 380 o 350 na beam. Maaari siguro magkatalo sila sa bulb lang o sa lamp. Mas mataas ang watts nyo. So malamang batasin yung power supply. Ayan po. Ayan po ang ating inside o loob ng Beam 260.